Another suspect was identified in the death of fourth-class cadet Derwin Dormitorio, bringing the number of suspects to 7. Baguio City Police Office said the additional suspect tried to suffocate Dormitorio using a dress cap a week before the cadet died. Dormitorio died last September 18. May isa pa po, kadete, na kasama, inakadet po ba ng kadet imperial na umalog naman po sa ulo ni kadet Dormitorio gamit po ang isang makapal-kapal na plastic na normally ay ginagamit natin sa pagtakip po ng dress cap o yung po ang inilagay sa mukha ng kadet Dormitorio habang nakatali po yung kamay niya sa likod ng kanyang ulo. Baguio City Police Chief Police Colonel Alan Reyco said it only showed that Dormitorio was tortured multiple times. Itong mga same personalities ay tuloy-tuloy pong ginagawa itong mga pagmamaltrato kay Negative Dormitorio. So nakikita po natin, this is not the institution. Aside from the anti-hazing law, the police plan to file murder and anti-torture charges against cadets who had a direct participation in Dormitorio's hazing. Inantay na lang natin yung pag-appear ng family ng ating fourth class cadet Dormitorio. Authorities are also preparing a timeline of events leading to Dormitorio's death. Micaela Ilao, ABS-CBN News.